na naman para sa ating mga kababayan ang pagkawala ng tubig. Sinasabi nga ng iba, mabuti nang mawala pa yung kuryente, wag lang mawala yung tubig. Well, tubig ay basic need yan. Hindi tayo mabubuhay pagka hindi sapat ang tubig natin. Karamihan talaga ng lungsod, lahat ng ibang bayan na malalaking bayan, may problema sa tubig. Ang mga dalubhasa ay sinasabi nga nila, habang tumatagal ang panahon na ganitong sitwasyon, ang tubig ay magiging mas halaga pa kaysa sa petrolyo. Kaya kailangan natin pag-isipan na mabuti kung paano ayusin ito. Manila Water President and CEO Ferdinand de la Cruz apologized to their consumers for the misery the current water shortage has visited on them. Dalawa ang main water concessionaire natin dito sa Metro Manila. Yung isa ay Manila Water. Over 6.8 million customers. Ang operation ng Manila Water is within Metro Manila East Zone. Meron pang isang concessionaire ay Maynilad. Maynilad has over 9.4 million customers and 1.4 million service connections. Within Metro Manila, ang coverage nila is West Zone. Ngayon, yung dalawang concessionaire natin, ang main water supply nila is Angat Dam. 60% ng raw water allocation ay napupunta sa Maynilad, habang ang 40% ay napupunta sa Manila Water. Manila Water says it simply cannot keep up with the growing demand for water in Metro Manila. Officials of the water concessionaire made this point in a closed-door meeting with the Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS. Mula sa 325,000 na service connections noong 1997, ngayon ay may halos na 1 million na. Kaya mas malakas talaga ang demand ngayon. Ang Manila Water ay may daily deficit ng 140 million liters because of their growing service connections, at kadalasan pinagkukunan ng deficit na ito ay ang La Mesa Dam naman. Eh nagiging critical level na ang tubig sa La Mesa Dam. Hindi tayo nakakasiguro na tayo makakaasa na makakuha tayo ng tubig dun sa La Mesa Dam. Bukod pa rito, ang sinasabi ng ating mga hydrologist at saka nag-aaral tungkol dito sa problemang ito, ang El Nino ay hindi naging sanhi nitong pagkakulang ng tubig. Ang talagang kakulangan ay yung water supply natin. Ayon sa MWSS o ang Metropolitan Water Works and Sewerage System, hindi sana lumala ang problema kung natapos sa oras ng Manila Water ang kanilang Cardona Water Treatment Plant. Nadelay mga infrastructure project kagaya ng mga Cardona Water Treatment Plant sa Rizal. It was supposed to get 100 million liters of water from Laguna Lake daily, ititreat, lilinisin, idadagdag sa supply. Eh sa ngayon, yung Cardona Water Treatment Plant nag-umpisa na. Nakakapag-distribute na silang 24 million liters a day. Yung Kaliwa Dam naman ay may potential na magdala naman ng 600 million liters per day sa Maynilad at Manila Water. Pero ang nangyari ay naging controversial ng konti ito dahil may mga environmental issues, may mga local na ayaw nilang maituloy itong programa. Siguro naman, siguro mas maging maganda ang pag-uugnay ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga local residents at saka yung mga local government units, lahat ng local communities, makakahanap sila ng paraan para magamit naman natin itong water supply na ito na kailangan na kailangan na. Water sharing na Maynila at Manila Water sinimula na sa pamamagitan ng pagbubukas ng cross-border pipes ng dalawang water concessionaires para makapagbigay ng dagdag na supply ng tubig. Yan ngayon ang sitwasyon ng tubig dito sa atin. Sa kasalukuyan, nakasalalay pa ang kapakanan ng ating mga kababayan sa mga private companies para mapagsuplayan ng fresh water. Kaya kailangan, at least sa short term, sundan natin ang mga payo sa atin, magtipid tayo sa paggamit ng tubig, at mag-ipon tayo habang tagulan. Sa pagtagal ng panahon, maganda sana kung mapag-aralan natin, baguhin ang sistema, at balikan natin yung konsepto ng public utility. Isang korporasyon ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo. Dahil ito nga ay serbisyo, hindi dapat pinagkikitaan ng kahit sino. Dahil ang tubig is necessary for life. Hindi naman siguro dapat pagsamantalahan ang pangangalaman.